tayong lahat ay tumayo in our devotion, I would like to challenge you that we need to learn how to work beyond cooperation. Ibig sabihin, we're not here to just cooperate. We need here to collaborate. You know what I'm saying? Kasi kung cooperation lang eh, di pagkatapos ton, anong gagawin natin? Tama? And I'll explain what collaboration means, okay? Philippians chapter 2, verse 25 on your King James Bible. Philippians 2:25, ang sabi ng Panginoon, "Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor, and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants." Tignan mo ha, sabi niya ganun, pinadala ko sa iyo si Epaphroditus, yung kapatid ko, yung kasama ko sa buluhaton, yung katulad kong sundalo na mensahero ko sa inyo, at siya na nag-aalaga sa aking pangangailangan. I want you to understand what and who Epaphroditus is. Tama? He is not just a fellow soldier, he is not just a companion in labor, he was not just a brother, but he served with Paul sa pangangailangan ni Paul. Do you understand what I'm saying? Father, we thank you. May you bless us. Thank you for this wonderful time. Thank you for the safety that you have given us. In Christ's name we pray. Amen. Please sit down. Thank you very much. Pag sinabi natin cooperation, okay, cooperation, it is working together agreeably. You know what I'm saying? We agree. O, gawin natin to kasi tama yan eh. Okay? But collaboration is working together aggressively. Whether you agree or not, we have to work. You know why? It's not getting better. It's not getting bigger. It's about advancing the kingdom of God. Okay? Hindi ka lang nagko-cooperate kasi gusto natin palakihin. Gusto natin pagandahin. No! It's advancing the kingdom of God. Lahat ng ginagawa natin dito, kanya tayo nagpupunyagi, kanya tayo nagbibigay, naghatag ng time, talent, treasure, is because we would like to see people getting saved. We would like to see people changing lives. Tama? Yun eh. Kanya meron tayong ginagawa. Eh kung hindi tayo magko-cooperate, when we say cooperation, working together agreeably, hindi tayo pwedeng magkaroon ng collaboration, working together aggressively. Kailang agresibo tayo, you know why? Hindi naman tumitigil ang Diablo eh. Kanina lang, nagsalita itong, I don't know how I address this stupid senator, Robin Padilla, that he said, dapat daw padaliin na ang tinatawag na recognition sa same-sex marriage. E di pumayag naman tong isa pang tangang senadora na si Risa Hontiveros. You know what I'm saying? Marriage is between man and woman. Am I right? Until you change the family code, there should no be union. We're not depriving people, am I right? Imagine hinalal ng 12 million number one na senador. Ang unang batas na gagawin eh. I'm not against, magsama kayo. Am I right? Hindi mo nung kayo pinakikilam. Ba't kinakailang ikasal kayo? Am I right? Hindi ba pa sapat yung sorry. They're not stopping. Tapos tayo because na-offend. Meron walang answered prayer. Napahiya. Hindi na mag-soul winning, hindi na mag-a-attend sa church. Kasi hinahanap si Pastor Chris, edi pumunta ka na sa langit. Simple lang yun eh, tama? Namimiss ko si Pastor Chris. Huwag niyo sabihin kay Pastor JK yan, kasi namimiss din niya yun. Am I right? Do you think it's easy for KD and JK to, sa mga matatanda na hindi makita si Pastor, namimiss nila, pero he's in a better position now. Am I right? He's in heaven. Tayo nga nakakaawa dito. Nakamask pa. Pipila ka pa. Mataas pa yung presyo ng gasolina. You see?
need to work aggressively. We need to work agreeably. 35 years. 35 years. God has sustained you. Hindi nyo maabot ito kung di kayo natutong mag-cooperate at mag-collaborate under the leadership of Pastor Chris Pontillas. And now Pastor KD is now assisting, and now Pastor JK is now the lead pastor. Whether you like it or else, he's now the leader. Am I right? And every time I'm here, he's my senior pastor. You know, siya yung pastor dito eh. I'm not here to brag myself. I'm not here to dictate on him what to do. No, he's the pastor here. I am not. Pag may nagtanong sa akin, no, paalam mo kay pastor. Bakit? Siya pastor dito eh. Wala akong karapatang mag-set, wala akong karapatang pumunta nang hindi niya alam pag siya nag-invite sa akin dito. Bakit? Because in doing so, I am recognizing his leadership. Am I right? Oh. Dapat ganun. We need to learn how to cooperate. We need to see that we belong to each other, we affect each other, and we need each other. We need to understand that under the leadership right now, okay? Pastor JK is not Pastor Chris. He is the son. You don't compare him to any person. You don't compare him even to Dr. DeSalva or to any person. He is him. We need to work together cooperatively and collaboratively. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. When we keep each other together, it's a progress. And working together is a success. When we come together, simula. When we learn to keep together, tagumpay. Progress yan. But when we learn to work together, collaboratively, dapat ang ating sinasabing yun, I don't care who gets the credit as long as God gets the glory. Sa Diyos ang himaya. Hindi po pwedeng tayo. Are you saved? Are you a Baptist? Alam ba ugali ng Baptist? John 3:30, anong sabi? He must increase, I must decrease. Hindi natin iginigit ang sarili natin. Baptist tayo eh. Ano mensahe ng Baptist? John 1:29, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Tama? John the Baptist points the way, shows the way, gets out of the way. Na kung saved ka at Baptist ka, you're a bridge between two people, not a wall that separates people. You eat up your pride. There is no me in the ministry. There's we. Ang trabaho natin, ako ha, 35 years na akong full-time. 27 years na akong pastor. Ang trabaho ko, ilapit pa rin ang mga tao kay Pastor Fajardo, kay Pastor Benny, ilapit pa rin ang tao sa Panginoon, ilapit pa rin ang tao sa buluhato ng Ginoo. At ilapit ang buluhaton sa tao, ilapit si Pastor Fajardo, Pastor Benny sa mga tao, ilapit ang Ginoo sa tao. Yun ang trabaho ko. Wala ako dun. In fact, last Monday, I was in Baliwag, Bulacan. I was the speaker ng isang birthday, 50th birthday ni Pastor Dong Sanchez. At nandun si Malu. Sabi ko, Malu, tumayo ka. Tumayo si Sister Malu. I won her 1991. Knocking on doors. Hi, good evening. Ako nga pala si Joey. Ito si Ate Lep. And we would like to ask you, what's your name? I am Malu. Na Malu. Yeah, nice name, ma'am. Malu Lau. Okay. I am Joey. This is Ate Lep. Can we ask you a question? Ano po yun? Kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Ay, hindi ko alam eh. So I witnessed to her. That was Saturday night, November 11. I witnessed to her. Then sabi ko sa kanya, can I invite you tomorrow? It's Sunday. Sige, wala naman akong gagawin eh. Umattend siya sa church. Eh ako yung magwali.
Dahil si Pastor Fajardo na sa Amerika. Because he thought that pag meron kang Amerikanong financer, meron kang Amerikanong supporter, makapagtayo ka ng building, makabili ka ng property, I cannot blame him on that. So nandun siya. So pagdating ngayon ni Malu, ako nagwali ng pulong siya. Lumapit si Malu, Pastor, ang ganda ng mensahe mo. Ay, hindi ako pastor. Kuya lang ako. Isa lang ang pastor sa church. At hindi ako yun. Si Pastor Fajardo. So ginagawa ko, pagka-service, itataas ko yung mukha ni Pastor, yung picture. Ito ho ang pastor natin. Hindi po ako. Are you following me? Why? Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. Hindi ho ako ang pastor. Kuya lang ako. Pinatayo ko siya. Sabi ko sa mga member, sa mga pastor na doon sa mga churches, siya ho ay ako nagdala, pero hindi ko bunga. Bunga pa rin ni Pastor Fajardo yan. Bakit? It is his ministry, not my ministry. Not realizing that that woman is so filthy rich. May hotel sa Baguio. Kanila yung parang Gaisano sa Baguio, yung Chongsan Bazaar. Binaptize ko noong December 5, 1991 kasi binigyan ko ni pastor ng authority to baptize. Sabi niya, Sir, si Pastor Fajardo ba may bahay? Pero siyang may bahay, wala siyang bahay. Kasi sampu yung apartment ko eh. Listen to this. Di ba sabi mo, pag may sampung baboy, isa sa Ginoo? Anong tawag doon, Sir? Tithes. Pag sampu ang baka, isa nun sa Panginoon? Yes! Sampu apartment ko. Isa nun kay Pastor Fajardo. Wala si Pastor Fajardo, pero si Malu loyal kay Pastor Fajardo. He has never met Pastor Fajardo. He has never met him. You know what I'm saying? Pero I did not take the credit. Why? I don't care who gets the credit as long as God gets the glory. December 11, Pastor Fajardo is about to come. Nagtawag sa akin long distance. Wala pa namang cellphone noon eh. Sunduin mo ako sa airport. Pastor, pwedeng iba na lang. Bakit? Manganganak si Elena. Buntis si Elena noon eh. Ang sabi ni Pastor Fajardo, ikaw ba magpapaanak? Hindi. O, disunduin mo ko. Hindi naman pala ikaw magpapaanak eh. Sige po, sabi ko, o, kayo na maghatid kay Ellen sa ospital, sa lying in pala, lying in. Wala kong pera nun eh. Susunduin ko si Pastor. While Ellen was laboring, I was waiting for Pastor Fajardo. Are you following me? Do I love Ellen? Yeah. Do I love my baby, hindi ko alam kung lalaki o babae kasi wala pa namang technology noong 91. Tama, doktora? Wala pa nun. Hindi mo alam, basta lumaki lang ang tiyan. At alam ko, hindi yun hangin. Kasi malaki eh. Hindi ko alam. Habang iniintay ko si Pastor, sabi ko, Lord, ikaw na mag-bless kay Ellen. Ang problema ito, yung bunso ko, hindi pa papinapanganak, depressed na. May issue na eh. Yung umbilical cord, nasa liog. Hindi nagpapakamatay. Ano ka ba naman anak? Hindi ka pa nga pinapalpalapas. Wala ka pang, hindi ka pa napagalitan. Wala pang issue. Nagpapakamatay ka na. Ano ka ba? Maging strong ka. It was that night that I talked to God, Lord. Deal. I'm gonna give 60%. 10% tithes. 10% kay Pastor Fajardo, 20% sa mission, 20% sa word mission, 60%. I love my pastor. That's why I am giving my tithes to him also. Do you hear me? I am not just giving tithe to the church.
nagta-tight din ako sa pastor ko. Meaning, yung tight ko sa church, pareho ng tight ko kay pastor. Are you following me? Why? He is my pastor. Pagkatapos kong mag-ampo, lumabas yung baby, "Sir, nanganak na si Ellen." Piratok. Tutuparin ko to, nanganak! Dumating si Pastor Fajardo. Sinundo ko na. Dinala ko ngayon sa bahay niya. Sunday morning, sabi ko, "Ladies and gentlemen, our pastor has arrived last December 12 and we would like to welcome him, and he is the pastor of the Bible Baptist Church of Pasay. Let's welcome. We missed him so much." Tayo siya dyan. Ako moderator eh. Tayo. Okay? "And here is this dear wife, Mrs. Fajardo." Blah, 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 blah. Di nag-preach si pastor. "And lady, Pastor Fajardo, I want you to stand up there and I would like you to meet your new members." Pinatayo ko yung mga member na binabtay. Ang dami! Siguro mga 50 yun. In his absence, sa 50 yung nabaptize. Pinakilala ko kay pastor. "Ito po sila, ito. At ito po, pastor, si Sister Malu. May sasabihin po siya sa inyo." Ano po yun, ma'am?" "Simula po bukas, doon na po kayo titira sa apartment ko." "Do you know how big is the apartment? 3 bedrooms sa taas, mayroong maid's quarters sa baba, 3 bedrooms, 3 bathrooms and toilets. With garage." Malaki. Imagine 800 square meters, 10 lang ang apartment. So tumira siya sa 407E, Innocentio Street, Pasay City. Tipagtira niya doon. Sabi ni Malu, "Sir, ito po yung mga groceries." "Anong groceries?" "Kasi every week po pinadadalang kami ng groceries nung aming kumpanya, yung Chongsan." "O ano to?" "Binilang ko na po bawat 10 hotdog o sausage, ito po yun." Iti sabi ko, "Wow, pwede kong sabihin, akin na to. Ako naman nag-win dito eh. Tama?" "Hindi. Tulak-tulok kayong cart." "Pastor, ano yan?" "Grocery po." "Saan galing?" "Ito palang nawin kong kaluluwa si Malu eh. May supermarket pala, may grocery pala." "Ha? Ano yan?" "Tights po niya." Do you understand me? Nagtatight si Malu sa groceries niya. Do I feel neglected? No. It was not my ministry. It was the ministry of Pastor Fajardo. Do you understand me? Eh, meron kaming nawin pa doon. Pamangking buo ni President Magsaysay. Pinsang buo ni June Magsaysay, si Senador. Nawin ko, kanya lang, 60 years old na siya, may jowa. Pero may asawa sa Saudi. Eh, parating na yung bana niya. "Sir, paano to? Parating na yung bana ako. Malalaman niya, may jowa ako dito, may boyfriend ako." "Kamote ka, matanda ka na, malandi ka pa." "Di ba tinanggap mo na si Kristo? Upo, umag-pray tayo." Eh, umalis na yung boyfriend niya, naiwan yung sigarilyo, naiwan yung lahat. Dumating yung bana. "Anong gagawin mo kung ikaw yung bana? Patayin mo yan, tama?" Pero sabi ng bana, "Sige lang, okay lang." Pinatawad si Minabel. "Sir, hindi ako inaway ng bana ko." "Magbago ka na, huwag ka nang maglandi-landi dyan. 60 ka na. Buti sana kung 18 eh. 60! 60! Puro kulubot na yung mukha." Natuwa siya. Binilan ako ng t-shirt. Oleg Cassini, nasa Rustans mo nang mabibili. Binigay sa akin. Sabi naman naman, "Oy, sir, kuya, si Minabel nagbigay ng t-shirt sa'yo." "Bakit daw?" "Kasi hindi siya binugbog nung asawa niya, nung bana niya." "Wala yun. Binigay sa akin.
Eh, nakita ko kulay dilaw. Eh, favorite ni Pastor Fajardo ang kulay dilaw eh. Dilawan yun eh. No, dilaw lang gusto niya. At wala pa siyang ganong t-shirt. You know what I did? Pastor, may regalo ako sa iyo. Ano yun? T-shirt or leg kasi ini sa Rustans lang nabibili ito. Woo! Patingin! Tuwang-tuwa, sinuot! Lumabas ngayon ng compound. Eh, kapit-bahay niya yung nagbigay. Hey, Minabel! Hi, Pastor. You have a nice shirt? Well, you know, it's a leg Cassini. Yeah, I noticed that. Well, you know, Minabel, you can only buy this in Rustans, Makati. Yeah, I know that. Who gave that to you? Joey, nagmura, parang si Duterte. Sabi niya nga kay Minabel, ba't ganyan niya si Joey? Binigay mo na ng t-shirt eh, binigay pa sa pastor niya. Sabi ni Malu, ganyan si Joey. Hindi yan tatanggap nang wala ang pastor niya. Kanya kung gusto mong bigay kay Joey, dapat dalawa. Isa sa pastor niya, isa sa kanya. Are you still with me? Sabi dito ni Paul sa Philippians 2:25, Epaphroditus, my brother, my companion in labor, my fellow soldier, your messenger, he that ministered to my wants, not my needs, my wants. Right? Are you following me? That is working aggressively. That is collaboration. Sa ministry, ang pinasisikat natin, Panginoon. At mag-submit tayo sa pastor. Hindi tayo dito magpamewang-mewang dyan. No, no, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hindi pagpalain ng Diyos yan. Are you following me? Pinatayo ko si Malu. Loyal yan. Nung mawala si Pastor Fajardo, nag-resign siya, ako naging pastor. He was still there. Pinangalan ko yung building namin, Eric Fajardo sa building. First building. You know why? I became a pastor in 96. I told them it is not my ministry, it's the ministry of Pastor Fajardo. Itutuloy lang natin ang doktrina, aral, at lahat. In fact, Pastor Benny came to me and said, madaling araw, Joey, patay na tatay mo. Tapos po, ako na tatay mo ngayon. Sabi ko, wala naman humali sa tatay ko. Nagkamali lang siya sa personal na buhay niya. Pag inulit mo pa yan, hindi mo na ako makikita. Hindi, sinusubok lang kita. Akala ko mabibili ka eh. I'm not for sale. Itinuloy ko lang yung doktrina, aral ni Pastor Fajardo. Alam mo nangyari? 97, nag-building kami. Nagulat ang mga tao. Sabi nila, bakit ganon? Hindi. Itinuloy ko lang yung leadership ni Pastor. Itinutuloy lang ni Pastor JK yung doktrina, aral, at turo ng pastor niyo. Sinimula ni Pastor Chris, tinutuloy niya. Ako, Betchin lang ako, o kayong Salt Bay. Ganun lang ako. Wala kami dito. Okay? Si Pastor Chris pa rin yun. Wala naman siyang tinuturong iba eh, tama? King James pa rin. Tama? Mission pa rin. Soul winning pa rin. Tama? Ano nangyari? Tinuloy ko. So sabi ko, do you think dahil sa isang taon ako naging pastor, gumanda tong leadership? Hindi. Yan yung tanim ni Pastor Fajardo. At lahat ng inaani natin dito, tanim pa rin to ni Pastor Chris. Kasi si Pastor JK nagtatanim pa lang. Am I right?
siya katulad ko. From 96 to 2006, tanim lang ako ng tanim. Pero habang nagtatanim ako, inaani ko yung tanim ni Pastor Fajardo. From 2006 onwards, inaani ko yung tanim ni Pastor Fajardo at saka yung tanim ko. Are you following me? Kasi pareho na kami nagtanim eh. Kanya yung building na yun nakalagay, Eric Fajardo Building, at saka sa kabilang building, Christina Fajardo Building, kasi dalawang buildings eh. Limang palapag, para maintindihan mo, yung unang building may basketball court sa taas, full court. Sa kabilang building, volleyball court. You see? It's huge. It's big. It's magnificent. Kanino yun? Tanim ni Pastor Fajardo. Inani ko lang. Tinuloy ko lang. Are you with me? Now, ang tanong ko sa inyo, magiging faithful lang ba kayo kay Pastor Chris? At ngayon kay Pastor JK, titigil na kayo kasi inamimiss nyo siya. Hindi ba parang malulungkot si Pastor Chris sa langit nakikita? Hindi na kayo active, hindi na kayo aggressive, hindi na kayo cooperating, hindi na kayo working together? Hindi ba dapat ituloy natin to? We need to collaborate aggressively. Ilan sa atin na nagko-cooperate sa soul winning? Ilan sa atin ang nagko-cooperate at aggressive sa discipleship? Ilan sa atin? You cannot collaborate if you don't cooperate first. Can we work agreeably? Am I right? So we need to work agreeably. So when we work agreeably, then we can work aggressively. Am I correct? Merong isang grupo ng sundalo na nakulong sa isang German prison camp, World War II. It's a true story. Nag-intay sila araw-araw at pwede silang mag-intay na lang na matapos ang Second World War. Pero merong ilang sundalo ang nag-attempt. Doon sa malaking prison house na yan, inorganized nila collectively 250 soldiers ang nakatakas in one night. Eh, paano mo lalabanan yung German? Tama? Ang story nila ang naging basis ng pelikulang Great Escape noong 1963. Ginawang pelikula to. Imagine yung teamwork na kailangan nila para makalaya sila. Yung grupo ng soldiers na ito, naghukay sa ilalim ng lupa ng tunnel. Tapos yung hinukay na tunnel, naglagay ng mga support. Naglagay ng wooden slat, may nagtatapo ng dumi, may nagkikreate ng pump air para makahinga, may naglagay ng ilaw. Sa ilalim ng lupa. Ayon sa listahan, kailangan na ng 4,000 bed slots. Yung bed. Kailangan ng 1,370 na batens. Kailangan ng 1,699 na blankets. Kailangan ng 52 long tables. Kailangan na ng 1,290 knives. Kailangan ng 30 shovels. Kailangan ng 600 feet na rope. At kailangan na ng 1,000 feet ng electric wire. Paano mo nanakawin yan sa German? Are you following me? Pero nanakaw nila. Naitabi. Nailagay doon. At sa paghahanapan ng materials para sa tunnel, each escapee, kailangan nila ng civilian clothes. Kasi pag tumakas ka at nakita yung parang ganito, yung kulay orange, di ba? Uy, tumakas yan. Kailangan na ng pamalit. So anong ginawa nila? Nagnakaw din sila ng damit ng mga German na hindi damit ng sundalo. Maintindihan nyo? Tapos kailangan din ng German papers kasi kailangan nila na rock and hard from cha. Kailangan din ng identity cards. Kailangan din ng mapa. Kailangan ng homemade compass. Kailangan ng emergency ration. Bawat isa may trabaho. From tailors to pickpockets to forgers. Nagtatahi. Nandudukot. Gumagaya ng pirma.
Do you understand what I'm saying? Lahat sila naging magaling to distract the Germans. It demanded the concentrated devotion and vigilance of more than 600 men. Bawat isa kanila, every minute, every hour, every day, every night for 1 year. Sabi ni John Sturges na nag-direct ng 1963 movie, The Great Escape. Nakatakas sila nang hindi nalaman ng mga Germans. 250. Yung ang isa lang ang tumakas, alam na. Tama? ID? May pirma ni Hitler? Ayun me? Nakopya lahat! Pati damit! From pickpockets to tailor to forgers. Ayun me? 600 men every minute, every hour. Sabing ganon ni John Sturges, never has the human capacity been stretched pagdating sa determination and courage. Para makatakas ka, kanya ang tawag doon, Great Escape. I-surf mo sa Google, The Great Escape, 1963. Mapapanood mo yan. Makikita mo yung sinabi ko sa iyo. So, hindi lang sila nag-cooperate, nag-collaborate sila. Are you following me? Great challenges requires great teamwork. Kapatid, malaki ang challenge nyo dito sa lugar nyo dito. Pinagtatawanan kayo ng kapitbahay. Wala na yan. Wala na si Pastor Chris. Wala nang mayaman dyan. Wala nang businessman. Wala na yung maraming mga sasakyan. Hindi na magtatagal yan. Are you with me? Totoo ba yun? Totoo. Nawala sila. Pero hindi ang Diyos. Am I right? Eh, nandito ka pa eh. Tama? Are you following me? Basta wag lang mawala ang Diyos. Am I right? Kasi people will come and go. You cannot control them. Tama? It might be deliberate. It might be choice. I don't know. I don't care. Basta nandito ka. Tama? Malaki ang challenge nyo. Kanya kailangan nyo ng great teamwork. The quality that we need is not just to work cooperatively, but to work collaboratively and aggressively. Again, cooperation is working together agreeably. Umaayon ka. Collaboration is working together aggressively. Ibig sabihin, each person must bring something on the table. Anong pwede mong idagdag? Anong pwede mong gawin? Anong pwede? Ikaw ba yung pickpocket? Quote-unquote ha? Doon sa Great Escape? Ikaw ba yung magtatahi? Ikaw ba yung magpo-forge? Are you following me? Dapat lahat tayo may gagawin. Hindi ka nandun lang nanonood lang. Ay, hindi naman ako ginawang leader eh. Ba't ako makikialam dyan? Mali! Am I right? Cooperation. Collaboration. Meaning, pag cooperation, everybody sits down and everybody agree. Collaboration is working aggressively. Ang tanong, what are the 4 things we need to do to be a collaborative member? Ano ang kailangan ko at kailangan mo para maging collaborative tayo? Okay? Number 1, perception. Perception. What is perception? We see each other as collaborators, not competitors. Pag tinignan na ni Joy, naku, si Dr.
Tora competitor ko to, sira na. Pag sinaba ni Rose, ni Ma'am Rose, nako, si Tintin, competitor to, wasak na. Pag inisip na ni KD, itong kuya ko, pastor ko to, competitor ko to, wasak ang church. Pag inisip ni Yawyan, yan, ako dapat ang pastor dyan eh. Kasi mukhang inchik ako eh. Yayan, competitor yun. Do you understand what I'm saying? Perception, we see each other as collaborators, not competitors. Not we see each color. No, walang color. We see each other as collaborators, not competitors. Are you following me? Ibig sabihin, kakampi ko to. Hindi, you know, that's the reason why some people were asking, ba't ganun yung tropa mo? Sabi ko, I made my team so strong that you don't know who the leader is. Pinalakas ko yung team ko. Sabi ni Pastor JK kanina, ang ganda nung motorsiklo ni Pastor Emerson kasi last week, niregaluhan si Pastor Emerson ng isang BMW GS1250 40th edition na motorsiklo. That's 1.7 million. 2 months ago, Pastor Butch was given the same thing. Sabi niya, ikaw kasi nagpasimula niyan tayo. Nung binigyan ka ng Harley ng church eh, tamuhan, nag-Harley ako last year. Binigyan ako ng Harley. They galop sa akin kasi they knew that I love motorbikes. Kanya lang, 96. Ginive up ko yung big bike ko na 750 Virago. Because they were saying, Pastor, natatakot kami. Baka madiskrasya ka sa motor. Sabi ko, iba ako pag nagdadrive ng motor. Hindi ako matulin. Chill lang ako. Bakit? Kasi hindi ka pwede magtulin sa motor. Ang matulin na motor, pangit yung motor niya, kanya nagtulin siya. O yung tulin, ano yun? Pangit kasi. Pag maganda motor mo, mabagal ka para mapansin. Am I right? Tama yung mga kamote, magtutulin bakit? Pangit eh. Tulin na natin para niya mapansin. Ako, chill lang ako. Pininta, ano, binigay ko yung, ano, yung motor ko sa ibang pastor. Sige na, sayo na yan. Pero sabi ko, hindi niyo ako mapipigil, ha? When I reach 60, I'm gonna have my own Harley. Binigay nila when I was 57 last year. Nung makita ni Pastor Benny, sabi niya, pambira, si Joey may Harley. Bumili siya ng motor, 71 years old. Bumili ng Can-Am. Bumili si Pastor Ben ng Triumph Bonneville. Okay? 1,200cc. Bumili na lahat ng mga kaibigan ko ng big bikes. Sabi ko, ba't nagbilihan kayo? Ikaw lang? I just wanted to have fun. Gusto ko lang magmotor. Ano ba kayo? Para bumili ng suka. Sabi ko, ito, nautusan naman bumili ng suka. Kung si Elena, pinaginawan ko lang ng content ba, tsaka ng narrative ko. Lahat sila ngayon nakamotor. Ang tanong ko sa iyo ito, will others be inspired by your life? Right? Do you see each other as competitor or collaborator? Ano sabi ng Philippians 2, 19 and 20? Tingnan mo ha? I trust in the Lord to send Timotheus to you, that I may also be of good comfort when I know your state. Bakit? Verse 20. Sapagkat I have no like-minded who will naturally care for your state. Okay? Wala kong ibang alam na tao na magmamalasakit sa inyo. Here is Paul. When he wrote the book of Philippians, he was in Mamertine prison. In fact, I was so privileged last June 1 to June 12, I was in Italy, I was in Rome with Ellen, and I saw where Paul was imprisoned.
I saw the Mamertine prison where Paul wrote these verses. And I was crying. I saw where Paul was beheaded. I saw the column, you know, yung kung saan nagtago yung mga mananampalataya kasi papatayin si Nero because they don't want to worship Nero. Sabi ko, Lord, dito pala yung sentro ng Christianism. Nanindigan sila. Nagpakamatay. Alam mo, sabi ni Paul, hindi ako nagsiselos kay Epaphroditus, kay Timotheus. Wala akong ibang tao na alam kong magmamalasakit sa iyo, kundi siya. Eh kung si Paul ay seloso, kung si Paul ay selfish, ako, I, me, mine, myself. Tingnan mo. Look at any team sa basketball. Tama? You can see potential for competition. Tama? Sir, ba't di naman sa akin ano? Ba't ako, dapat ako pasok mo dyan? Nakita mo, di ba? Gusto niya siya na naglabas, siya pa magdidribble, siya pa shoot. Buwakaw lang. Tama? Gusto niya siya lagi star? No! Am I right? Nakita mo yung mga anak, they are fighting for their parents' attention, tama? Puro si ate na lang, si kuya na lang. Ako'y pinagliitan. Co-workers compete for promotions and salaries, right? Because all people have hopes. All people have goals. All people have dreams. They that want to achieve. They want to achieve. So, wala silang pakialam kung may tatapakan sila. Basta maabot ko lang yung goal ko, yung dream ko, at yung hopes ko. Hindi pwede sa ministry yan. Are you with me? Sa ministry, we collaborate, we don't compete. We help each other. We push those people that are up and those were down, we're hahatakin natin sila pataas. Kung hahatakin mo yung nasa taas, hindi ba magsakyan, mapisat ka. Kung yung nasa baba, itutulak mo, di hatakin kanila. Ano mangyari sa church nyo? Hatakan, Bible Baptist Church. Sipaan, Bible Baptist Church. Am I right? Walang mangyari dyan. We need to perceive, we need to look at each other as working together, not as competitors. Amen? We need to work collaborators, not competitors. Number two, isa pang dapat natin gawin, attitude. What is the attitude? Be supportive, not suspicious. Baka mamaya, binubulsa lang niya yan. Baka dikit-dikit yan kay pastor, tapos sisipain ako sa leadership. You don't be suspicious. Be supportive. Hindi lahat ng oras leader ka. Am I right? Suportahan na natin yung nandoon. Am I right? This is the attitude that we all need to have. Be supportive, not suspicious. Kanya, they were thinking, okay ka lang? Bakit? When I went to Italy, June 1, with my wife, tinrit kasi ako ng isang family na nawin ko, isang iglesian handog na nasaid, Italian citizen siya. Pastor, I want you to go to Italy and I want you to see where I work, where I grew up, how my life was, and I want you to meet my friends because we would like to bring them to the Lord. Pero magsusoul winning lang kami sa Italy pa. O di sige, advancing the gospel. Pumunta ako ng June 1, kasama ko si Ellen. Sabi ni Pastor Benny, nasan ka? Nasa Italia po. Hanggang kailan ka dyan? Siguro po mga isang buwan. Isang buwan? June 13, may conference tayo. Bumalik ka. Look. Isang kembot na lang, Switzerland.
Isang kembot na lang, France. Tay, kailangan kita ng June 13. Sabi ko to sa naglibat sa amin, I'm sorry, forgive me. Uuwi ako ng June 12 kasi kailangan ko ni Pastor Benny. Are you following me? So, 12 days lang kami ni Ellen sa Italy. Rat-rat kami. Witness dito, witness doon, lit dito, dyan, lahat. Kagawin mo. Support, not suspicions. Sabi niya, bakit? Bakit hindi? Baka hindi ka na makapunta doon. Sa langit, pagkatapos ng rapture, di millennium. Di ba? O mapupuntahan ko rin naman yan. Wala pang bayad. Sayang naman! Walang sayang pag naging support ka. Am I right? Balik ako. Pambira nung conference na, nandoon na. Sabi ni Pastor Benny, Job, halika! Tinawag si Pastor Job. Ito, 100,000. Tay, andito ako, umiibig sa iyo. Hindi mo kailangan yan. Sabi kay apare, ito apare, 100,000. Tay, hello, hi. Hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan. Natuwa ako na yung mga tropa ko at barkada ko. Nabigyan 100,000. Birthday ko. Sabi niya sa akin, oh, alam ko busy ka, marami kang iniintindi. Pero pwede bang asikasuhin mo si Nolan Diaz at saka si Arlene? Kasi yung pamangkin niya, nag-a-apply sa akin maging isa sa mga staff ko sa Congress. Wala silang sasakyan eh. Pwedeng ikaw na maghatid sa Congress. Birthday ko. Sige po. Inasikaso ko. Sabi ko, tay, dahatiretso ba kami ng Congress? Hindi, mahigpit eh. Bahala ka na muna. Alasing ko madaling dito. Hindi, daling ko muna ho ng Tagaytay kasi si Pastor Fajardo maghahanda. Dinala ko sa Tagaytay, naghanda. Eh sabi ni Pastor, pumunta tayo sa church ko sa Silang. Dinala ko. Sabi ni Pastor Benny, nasan ka na? Alasing ko, di ba? Ako na ho magpapaliwanag, Pastor. Mamaya, dumating ako 9 o'clock. Alasing ko usapan. Hindi niya pinalabas yung mga members niya. Nagsimula ang service ng alas 5, alas 9 pa, nandoon pa rin sila. Diba sinabi ko alas 5, ako ho may kasalanan. Naghanda po yung tatay ko sa Panginoon, naghanda po siya, tinrit po kami. Pambira ka, kanina pa ako naghihintay sa iyo dito eh. Aka na nga! Nilabas yung regalo sa akin. Christian Dior na sapatos na worth 100,000 pesos. Kung hindi ka dumating, susuotin ko to dahil pareho tayo ng sukat ng paa. Kanya pinagmamadali kita. Nag-intay itong mga to dahil gusto kong makita nila na binilang kita ng sapatos na 100,000 piso ang halaga. Isuot mo yan bukas! Rubber shoes. Gusto nakasuot ka? Pwede. K-pop. Edi nakaganito ako. Naka-jor na sapatos na puti. Tapos naka-navy blue suit. Di sabi niya, pambira ka! Bagay sa'yo! Tay, sabi ko sa'yo eh. Thank you sa sapatos ha. Imagine ha. Sapatos 100,000. Am I right? Eh kung nagtampo ako, kaya ako, ako ang kailangan, iba ang mahal? Ha? Hindi ko ginawa. Bakit? Support, not suspicion. Are you with me? Some people are preoccupied. Anong mapapala ko? Anong makukuha ko? So they become suspicious about everyone kasama yung pastor at ibang manggagawa.
Pag inadapt mo tong mindset na to, you will compete. Lahat kaaway mo. Tama? Magiging suspicious ka. Nag-uusap sino? Tapos lumilingon-lingon pa. Baka pinaplano nila ako ah. It's a matter of attitude. If you trust people, you will treat them better. Amen? If you treat them better, you will be more likely to create a wonderful collaborative relationship. Tignan mo yung pinaghihinalaan mo. Pag dumating, ang mata mo, elevator eh. Am I right? Anong attitude mo sa taong wala kang tiwala? Mali. Support, not suspicion. Hindi pagpapalain ng Diyos ang suspetsyoso at inggitero. Pag nainggit, pikit. My time will come. Yun dapat. Tama? Listen, hindi ko kunin ng Diyos yung blessing niya para ibigay dito. Hindi ko kunin yung blessing mo para ibigay dito. No. God has a blessing to all of us. Hindi siya kukulangin. Am I right? Walang favoritism ang Diyos. Pero meron siyang intimates. There is enough blessing to all of us. You don't need to be suspicious. Enjoy what you have. And rejoice what others have. Kasi isang araw, your own will come to you. Imagine last week, the church gave me what? An FJ Cruiser. It's a wonderful car. SUV, nah. V6, 6-cylinder, 4.0. So fast. Pastor, hindi ba malakas sa gasolina yan? No. Pag meron kang van na high ace, ang consumption niyan, 7 to 8 kilometers per liter. Malaki yun eh, tama? Pag puno pa, tama? Diesel. Yun, 7 to 8 kilometers din per liter gasolina. E parehas lang. Right? Yung Raptor ng member ko si Ronald, sabi niya, Pastor, ito 6 lang to eh. Bakit? Custom built eh. Pinalitan ng gulong, naka-heavy duty lahat. 7 lang to. Pero I'm enjoying. Sabi ko, I know. I don't have any problem with gasoline. Bakit? My God knows how to supply. Tama? How can you enjoy it pag nilisiputi ko, baka masunod. Di wag mong gamitin para wag kang gumastos. Binigyan ka na, hindi mo gagamitin. Tanong ko sa'yo. Pag may binigay sa'yo, ginamit mo, mayabang ka o steward ka? Help me. Am I right? Hindi ba yung lima, yung isang tao binigyan ng 5 talents? Ginamit niya. Naging ilan? 10. Yung dalawa na talent, ginamit niya, naging 4. Yung isa, hindi niya ginamit. Tinago niya. Sabi niya, baka kasi maluho daw ako. Kasi baka ganito, anong ginawa ng Diyos? Kunin siya, bigay doon. Tanong, pag ginamit mo ba yung binigay sa'yo, mayabang ka o steward ka? Pag hindi mo makinamit, humble ka o tanga ka? Am I right? Binigyan ka, hindi mo gagamitin. Tanga yarn. Right? Gamitin mo. Right? Kasi stewardship yun eh. At hindi ka nagyayabang. You're just a good steward. D.
Di gamit ko nung Lunes, nakita ng mga pastor. And nag-Bible study ako ng Sunday morning, Tuesday morning, 7 o'clock sa mga pulis doon sa Krame kasi ganito. Sabi niya, Bishop, ko regalo. Oo, sana all! Sabi ko, magkakaroon kayo niyan. Huwag lang kayo maging korap. Huwag lang kayo magtukhang-tukhang. Bibigyan kayo ng Panginoon. Tuwan-tuwa sila. Sir, boss, ang ganda. E kulay itim. Sabi ko, wala pa akong pinapala dyan. Papala. Tumawag yung isang member ko, Pastor, are we going to retain the wheels or what? No, we're gonna change it. What size? 20. Okay. Umorder na siya ng mag wheels. May umorder na ng gulong. For size 20. Bakit? You know that, right? That every time that I have a vehicle, I customize it so that when every time you see it, you know it's mine. O, di ba? Yung tamo, ha? Ed BNS, 2 weeks ago, 3 weeks ago, came to me and said, Pastor, can I talk to you? Ano yun? Gusto kong bilhin yung Montero mo. So, I'm not selling it. I want to buy it. For what? Ireregalo ko sa tatay ko, na pastor ko, si Joe BNS. Sabi ko, anak, hindi ko pinagbibili yan eh, pero pag-usapin namin ng tita mo. Sabi ko, ma, gustong bilhin ni Job, ni Ebto. Dad, bigay mo na. Magkano gustong bilhin to? Sinabi niya yung presyo, sige. Pero hindi ko kayang bayaran ng buo. Huhulugan ko. Sige. Okay. 2004, pumunta si Job Bienes sa church. Kaya bibigay lang sa akin ang operation ko. Nagtas siya ng kamay. Pwede bang dali ng operation ko sa Mindanao? Naku, Mindanao, Busaya po yan. Tsaka mga kuratong yan. Yun ang isip namin sa Manila eh. Nung makapunta ako ng 2004, February, sa Dipolog, their church is just gamay lang, garahe. And Ed was 12 years old. Nagwali ko ng pulong sa Ginoo, nag-forward si Ed, 12 years old, nag-iyak-iyak siya kasama yung papa niya. Today is 2020. 18 years have passed. Yung bata na umiiyak-iyak, 12 years old, siguro high school pa lang siya noon. After 18 years, bibili ng kotse para sa pastor niya. Hindi mo ibibenta. Binenta ko. Eh, naka-set up yun eh. Bumper noon is expensive. Ang shock noon, old man emo all throughout. Yung gulong noon, size 20. Naka-set up ang makina noon, naka-fine-tune yun. Ang intake noon from the headers pababa is 3 inches, tapos yung kanyang muffler is 3 inches. It's so modified, it's so good. Tapos yung ilaw noon, iba, angel's eye. Tapos merong iba-ibang kulay yon na pag pinidot ko, lalabas ko anong kulay. Kasi I want my member to see, that's my car. Uy, si Pastor yan! Araw lang ako itatago. Alam lang ako yun. Ayun, gamit ni Job. Pero mo kurbada, 120. Kulang yan ka. Sabi nung apo niya si Luna, Lolo, hinto, bakit magsukan ako? Nagsuka yung bata kanina sa hilo. Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, okay ka lang? Yeah. Ako hindi. Bakit? Kinuha mo sa akin yan. But I'm happy for him. Tanong ko sa iyo. After 18 years, maging blessing ka ba sa pastor mo? Right? 12 years old siya nung mamit ko. Ngayon, 18 years old. 18 years had passed. Napansin ko nga eh. Kinuha niya isang member ko, naging asawa niya. Meron ding isa rito, kumuha din isang member ko, naging asawa niya. Parang sa mga church namin, kumukuha ng mga asawa, yung mga lalaki sa Mindanao. Okay lang. Why? Support, not suspicion. Are you following me? Can you be a blessing?
Right? Number three. Perception. Attitude. Number three. Focus. Focus. What is the focus? Concentrate on the team, not on myself. Ang titignan mo, ano ikagaganda, ikatitibay, ikalalakas ng buluhaton, hindi yung ikatataba ko, ikabubusog ko, ikadidigay ko. No! Ministry to. Am I right? We need to focus on the team, on the church. Anong sabi ng verse 25 ng Philippians 2 hanggang verse number 27? And I suppose it necessary to send a proposal, my brother, my companion in labor, fellow soldier, but your messenger, he that ministered to my wants. Verse 26. For he longed after you all and was full of heaviness because ye have heard that he had been sick. Nagkasakit siya. Nagkasakit ha? Verse 27. At siya'y nagkasakit hanggang mamamatay na siya. But God hath mercy on him, not in him also, but on me, lest I should have sorrow upon sorrow. Tingnan mo ha. Nagkasakit siya sa ministry. Kung si Epaphroditus nakatingin sa sarili niya, pambihira, nagkasakit ako sa iyo. Nakakulong ka na kasi ang kulit mo pa eh. Hindi ka na sumuko kay Nero eh. Nagkasakit itong si Epaphroditus. Bakit? Sa gawain ng Diyos. Sa ministry, mapapagritan ka ng tatay at nanay mo. Nag-practice na naman kayo? Nasaan yung sweldo mo? Nasaan yung baon mo? Nasaan yung kinita mo? Mapapagritan ka. But dahil ikaw ay growing collaboratively and aggressively, you're not focusing on self, but on the team. Hindi mo sasabing kawawa ako. Hindi mo sasabing mahirap ako. Bilang isang tao na nasa ministry, two questions you need to ask. One is you should avoid. What's in for me? Anong mapapala ako? That's wrong. Pangalawa, the best question. What can I do for my team? Ano ang pwede kong gawin? Tama? Ano ang pwede kong gawin? Di ba? Di ba? Sipin mo, iwanan mo yung ministry kasi nasaktan ka. Talo ko pa nung isa. Ano sabi nung isa? Kung kaya kong limutin ka, di sinsana hindi naaasa pa. Kung kaya kong umibig pa, di sinsana. Eh, samantalang siya iniwan na nga o giliw pa rin. Samantalang ikaw naligtas ka, nakita mo yung kapangyarihan, tapos tampurista pa. Wag na. Don't focus on self. Focus on the church. Anong pwede kong gawin para mapatatag ang church? Tama? Where you focus your attention says about whether you will compete or you will complete. Naalala mo si Jerry Maguire? Sabi ni Jerry, kung makita niyo, you complete me. Dapat ganun. Hindi yung you compete against me. Ay, talo tayo dyan. True progress in any field is a relay race, not a single event. Pag relay, tama, pinapasa mo. Mula kay Pastor Gisalva, pinasa kay Pastor Chris, pinasa dito. Am I right? It's a relay. Not a single event. If you focus on the team, not on yourself, may papasa mo yung baton. Kasi ang kaaway mo at you race against yourself, not against others. Am I right? Perception, collaborators, not competitors. Attitude, supportive, not suspicious. Focus on the team, not on self. Number four, and we closed. Results. Results. It creates victories through multiplication.
Hindi ba maganda dumadami, teacher? Hindi ba maganda gumadami ang preacher? Hindi ba maganda dumadami yung choir members? Hindi ba maganda dumadami yung mga orchestra? Bakit? Collaborators, not competitors. Support, not suspicion. Anong sabi ng verse 28 to 30? I sent him therefore more carefully that when you see him again, you may rejoice, let I might be less sorrowful. Verse number 29 ng chapter 2 ng Philippians, receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such in reputation. Verse 30, because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Now listen, it was first Paul, now it's Epaphroditus. Paul and Epaphroditus and Timothy. Bakit? Nag-multiply. When you work together with your team, remarkable things happen. If you run alone, that is race. Then when you run with God and others, that is grace. Am I right? Bakit? Mag-humble down ka. Walang hambugero pag may grace. Am I right? Ang kanta niya, no longer mine, but yours, no longer me, but you. All that I have, all that I am, I give it gladly, Lord Jesus, to you. Bakit? Result. Magkakaroon ng multiplying effect yan. Magiging maganda. I want you to see, 5, 10, 15 years from now, nasan ang church niyo? Kung competitive kayo sa isa't isa. Kung suspicious kayo sa isa't isa, kung makasarili ka, walang victory. Pero pag naging collaborators ka, naging supportive ka, nag-concentrate ka sa team, itong church nyo rito, pag-uusapan ng maraming churches because they can see the grace of God. Amen. I want you to free yourself. Free yourself. Sabi ni King Solomon, iron sharpeneth iron. Meaning, when you collaborate with others, masasaktan ka kasi sinasharpen ka. Tama? Pag makita ka ng kutsilyo, alam mo yung kutsilyo? Knife. Di ba? Cuts like a knife. Para makahiwa yan, dapat matalim. Para matalim yan, dapat hasain. Pag sinyarpin mo yan, may friction. Mainit. Ayoko na! Di purol. Pero pag nag-stay ka, tatalim ka. Kanya hindi ka dapat masasaktan sa iba. Kasi sinasharpen ka ng Panginoon. Am I right? Find someone that you can sharpen each other. Find someone that you can work together. That the church will be okay. Then complement each other. You bring something on the table. And take yourself out of the picture. Always learn to get in the habit of asking what's best for the church. Ito ba ang attitude ko, best for the church? Hindi, ditigil. Am I right? Ang laging tanong, what is the best for the church? Pag inawi ko ba to, best ba to sa church? Pag nag-walk out ba ako, is that the best for the church? Pag nag-humble ba ako, is that the best for the church? Pag nag-support ba ako, is that the best for the church? Amen? Always think, what is the best for the church? Take yourself out of the picture.
Isa lang dapat ang makita, Panginoon. Are you with me? I have been a pastor for 26 years, 27 years. I owe nothing. It's still God's work, Pastor Fajardo, not me. I just thank God for that. Pinasasamatan ko lang. Nagkaroon ako ng bahagi. Naginamit ako. Hanggang doon lang ako. Okay? And I thank God for that. I would like to tell you a story. May mga bata na naglalakad sa rail ng tren. Tama? Have you ever realized that? Naranasan mo na yun? One tried, he lost his balance. The other tried, he lost his balance. Sabi niya, hindi mo kaya yan! Mahirap yan! Ginawa ng dalawa, nagbulungan. Can you walk on the rail? Nah. How about you? No. But we can hold each other. And hold each other. So that both of us can walk on the rail. Amen? Are you following me? Alone, he cannot do that. Babagsak siya. But together, they were able to walk on the rail far, 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 far. Bakit? Collaborator. Support. They lock their hands with each other and they walk a whole distance. As individual, they could not meet the challenge, but working together, they won. Lalakad ka ba sa rail mag-isa? Magpapa-importante ka ba? O hahawa ka sa iba? It's not getting better. It's not getting bigger. It's still advancing the kingdom of God. Is your attitude advancing the kingdom of God? Am I right? For the cause of Christ, let's work collaboratively. Let's work cooperatively. Not alone, but together. Let's pray. Father, we thank you. We love you. We're so thankful that you're not yet done with us. Salamat, hindi ka patapos sa amin. Salamat, tuturuan mo kaming maging kagamit-gamit, maging pagpapala. Tuturuan mo kaming maging collaborators, hindi competitor. Tuturuan mo kami na maging supportive, not suspicious. Tuturuan mo kami to remove ourselves from the picture. Bless us, Lord. Give us grace and mercy. Thank you. I don't know if the Lord talked to your heart. The Lord showed you something. If you want to go to the altar and say, Lord, help me to work collaboratively and work with others, I am willing for the cause of Christ to advance the gospel dito sa altar. God bless you.
Lord, salamat kayo sa mensahe yung gigamit. Pasaylo kami, makalimot mi nga dili pwede, nga dili mi work as a team, but thank you for reminding us. Wala yun milaing tuyo, Lord, kundi ang pag-advance sa kingdom. So matag-usa, even though wala na among paspero, pero same gihapon your principle ang among buhaton, nga we will work nga para ma-improve ang church, ang ministry sa church, so, daghan pang madugang, daghan pang ma-save, pasaylo kami nga sometimes ang fire na mawa, mapalong, madami sa kaluya, madami sa kakapoy, kalaay. Pero salamat, Lord, nga dili pwede nga amo ni siyang pasundan, kundili among baguhon, Lord, ang among panghunahuna kasing-kasing. Salamat sa paggamit mo kang Pastor Joey. I-bless padayon ang mga pulong na iyang gi-utter ganiha. I pray mo pabilin sa kasing-kasing gunahuna, labi na sa mga members na mo nga nananaw live, nga wala diri karon. I pray, bless ni mo pa rayon, kauban ni Ellen, silang pamilya. Salamat kayo. Thank you for tonight. All these things are asked in your name. Amen and amen. Amen. So we work as a team, amen? So walay ay. Thank you, Pastor Joey. So tonight, nag-chat day si Margie, no? Positive daw siya sa COVID. But mild naman. Actually, mild na ang COVID karon. Istorya mi ni Tita Ellen, ang iyang masasayang anak. Pero ato lang silang ampuan, no? Si Apilinyog, sa prayer, si Margie Sinagola, na positive siya, maka-recover lang. Then, matag-usa sa ito, di lang takumpensa sa itong health. Ayun ang asawa ni at Kuya Martin. Ayun ang mga body.